guys, so ito na ulit ang ating final presentation ng ating mga ingredients. So as you can see guys, ito na ang ating baboy, hiniwa-hiwa na natin. Yan po ay pork chop. Okay, then ito yung ating mga ricado. So meron tayong bawang, sibuyas, tsaka luya. Meron tayong bay leaves. Meron din tayong asin, paminta. Tapos meron tayong cider vinegar. Instead na yung ordinaryong vinegar, ginawa po nating cider vinegar para masarap ang ating lulutuin. Meron tayong toyo o soy sauce, tapos yung honey. So instead na sukal mga guys, ang ilalagay natin, ginawa nating honey. So kakaiba po itong ating lulutuin ngayon. So yan, meron pa po tayong pinya. So yan mga guys, so yan po ang ating mga ingredients sa recipe na ito. So kakaiba po ito mga guys. So sana asundan ninyo yung ating pagluluto. Okay, so standby lang po kayo mga guys. Ang pangalan po ng luto na to mga guys ay adobong gata sa pinya. Yan po mga guys. So, standby lang po. Okay? So, ito na mga guys. Mag-umpisa na tayo magluluto. So, ang unang gagawin natin mga guys, tayo po ay magsasangkutsa muna ng ating mga ricado. So, magsasangkutsa po natin. Lalagyan po natin siya ng konting butter. Yan. Kumbaga sana ay magigisa muna tayo mga guys. Yan, pagkatapos niya, lalagay na natin ang ating bawang. Unahin ho natin ang bawang mga guys para maging aromatic sa mabango. Yan ang dahilan kung bakit inuna namin ang bawang. Yung kadalasan kasi iba ay nilalagay nila sibuyas muna. Susunod po natin ang ating luya. Okay, pagkatapos po niyan mga guys, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Yan, so halu-haluin lang po natin ng konti mga guys. Yan. Okay, so mamaya-maya po ulit. Hintayin muna natin na makaramelize po yan bago natin ilagay yung ibang pangkap. So ito na mga guys, nakaramelize na ang ating mga ingredients, yung bawang, sibuyas, saka luya. So it's time na para ilagay ang ating baboy, ang ating pork chop. Yan mga guys. Sasangkutsahin po muna natin ito mga guys. Lutuin po muna natin. Medyo tatanggalin lang po natin yung pula-pula sa karne. Yan po yung ating pork chop. Pagka nawala na po yung kulay pula, so pwede na po natin ituloy ang ating pagluluto. So katapos niyan mga guys, tatakpan po muna natin, okay? Tatakpan natin at magandang tayo ng mga ilang minuto. Tatakpan natin ang ating toyo. Yan. Dark soy sauce po yan mga guys para mas mapula o mas makulay. So, pagkatapos po niyan, lalagyan po na natin ang ating paminta o yung ating black pepper. Sunod natin ang ating bay leaves or dahon ng laurel sa atin. Yan. Tapos lalagay na po natin ang ating cider vinegar. Yan po ang pagkakaiba ng luto namin ngayon mga guys. Apple cider vinegar po ang ating nilagay. Lagyan natin ng konting asin. Yan mga guys, konting-konti lang po. Okay, katapos atin pong
Pagkatapos po niyan, ilalagay na po natin ang ating gata at dito po natin palalambutin ng gusto ang ating baboy o yung ating pork chop. Yan yung mga guys. Tsura pa lang, nakakatakam na. So, haluin lang po natin ng konti. Pa-mix natin ng konti ang ating mga ingredients upang manuot sa ating baboy. So, low fire po natin ito at ating tatakpan, kukuluan. So, standby lang po ulit mga guys. So, ito na guys, ang ating ating pork chop. So, konting oras na lang po ito mga guys. Lambot na rin siya. Siguro around 10 minutes po pwede na natin itong i-serve. So, standby lang po kayo mga guys para sa ating presentation ng ating recipe today. So, ito po mga guys. As you can see, almost ready na. Palalaputin lang po natin ang ating sabaw. Yan. So, mga 15 minutes. Then after that, ipipresent ko na po sa inyo ang ating recipe today na pork gourmet a la Yorgo. Maraming salamat po. Mamaya-maya, antay lang po tayo. Tatakpan ko po ulito. So, maglalagay po tayo mga guys ngayon ng isang kutsarang honey. So, para medyo tumamis-tamis ng konti. Instead na asukal mga guys, honey ang nilagay natin. Tapos, ilalagay na po natin ang ating sabaw ng pineapple. Sarap ba? Tapos mga guys, ito na ang ating mga slices na pinya. So ilalagay na natin po lahat. So yan po ang talagang magpapasarap ng gusto sa ating recipe today. So yan po mga guys. So mamaya standby lang po kayo for the final presentation. Tatakpan po lang natin ngayon at pakukulaan ng ilang minuto. So standby po kayo para sa ating presentation. Ito na guys, ang ating finished product for the recipe today, ang ating pininyahang baboy sa gata. So yan po mga guys, ang pang tawag ito, ang tawag sa recipe natin for today.